Pwede rin po kayong mag-text sa smart numbers sa Globe 0917-406-5001 at Sun number 0932-665-7498. Ang buhay ni Roger tulad ng buhay ni Eliot. Laki siya sa tahanang watak-watak at salat sa pagmamahal. Kaya tuloy-tuloy naging kaakit-akit sa kanya ang malulong sa droga. Heto ang kanyang kwento. Isa ako sa mga marketing sales manager noon. Medyo maluwag ang pasok ng financial na kalagayan mo. Tapos nakapag-asawa ko ng isang accountant. Habang gumaganda yung position namin sa aming work, ay nawawala naman kami ng time na sa gawain ng Panginoon. Kasi hindi namin namalayan na malayong-malayo na pala kami noon sa Panginoon. May negosyo kami noon na pagpapautang ng pera. Madalas na pinagtatalunan namin mag-asawa yung pagbabudget ng aming pera. Nagsisiyang kami dalawa mag-asawa kung sino yung may kasalanan. Pero walang ni isa sa amin yung gustong umamin. Lumalim ng lumalim ang hindi pagkakasunduan ni Roger at ng kanyang asawa. Ang negosyong dapat sana'y lumago ang naging dahilan upang mabaon sa utang ang mag-asawa. Bukod pa rito ay may mga taong nagalit sa kanila. At hindi ko na malayan na wala na yung trabaho, tapos baon ka pa sa bisyo, sira yung relasyon yung mag-asawa. At yun na, parang lalo pang wala nang pag-asa, sirain na natin ang sirain lahat na lang. Ang pakiramdam ko noon, ganito talaga ako siguro. Wala talaga akong kwenta. Broken family kami. Ang aking mother ay hiwalay sa kanyang asawa. At nag-asawa siya uli, pero nahiwalay uli. Pasan Cruz ka! Ang tigas-tigas ng ulo mo, bata ka! Di ba sabi ko, huwag kang maglalaro sa labas? Nang dahil sa depresyon, ay mas pinili ni Roger ang isang buhay na walang pag-asa. Ang pagkalulong muli sa adiksyon sa droga ay nagdulot ng mas malaking problema. Nahuli sila ng kanyang mga kasama nang minsang manggaling sa isang drug den. Yung aking panganay na anak, may sakit nung ako ay nahuli. Taas yung kanyang lagnat. Aking mother ay hindi mapakali. Pinuntahan yung bahay namin at dinatnan nga yung aking panganay na anak, nagdidelirio na. Yung asawa ko, galing ng trabaho, talagang galit na galit sa akin. Kinabukasan pa nila nalaman na ako ay naka-detain. Sa isang rehabilitation center, dinala si Roger matapos na maghain ng motion for rehabilitation ang kanyang ina. Unti-unti, dinurog ako ng Panginoon. Doon ko naisip na ako ay wala akong kinalakihan tatay, wala yung aking mga magulang. So naisip ko noon na, Panginoon, papaano na lang din yung aking mga anak? Baka maging katulad ko rin sila dahil sa nangyari sa amin ng mag-asawa. Hanggang sa dumating yung time na nakilala ko si Brother William, ay nagkakandak siya ng Bible study. Binga niya sa akin ay may plano ang Panginoon sa lahat ng bagay na nangyari sa ating buhay. Humingi ka ng tawad sa Panginoon at bibigyan ka ng pangalawang pagkakataon ng Panginoon. Ang nooy paniniwala ni Roger na wala ng pag-asa ang kanyang buhay ay nabago ng mga salitang iyon. Kaya naman, December 31, sabi ko sa Panginoon ay, Lord, kinukumit ko sa iyo yung aking buhay, give me another chance. At ibibigay ko yung buhay ko sa iyo ng buong buo. Nang wala akong ititira, lahat iyon na. Yung time kasi na nagre-rehab ako, ay alam ko na hiwalay na kami mag-asawa. Hinamon ko yung Lord. Sabi ko, Lord, kung may pag-asa pa at kung bibigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon, ay ibalik mo yung aking family. January 13, biglang nagkaroon ako ng release paper, unexpected release. God truly answers prayer at truly God is a God of a second chance. Batid ni Roger na sa likod ng masakit na pinagdaraanan, ay ang pag-aayos at pagtatama ng Diyos sa kanyang buhay. Panginoon lahat ng kumilos eh. At siguro Panginoon na rin na nangusap sa akin may bahay, sa akin mga family, na bigyan ako ng panibagong pagkakataon. Total reliance and faith sa Panginoon. Ang Diablo kasi, ganun ang gusto niya mangyari. Isipin natin na wala tayong kwenta. God choose ordinary people to do extraordinary tasks. Yung nanay ko, hindi ako nabago. Yung asawa ko, hindi ako nabago. Yung rehab, hindi ako nabago. Ang nagbago sa akin ay ang Panginoon. Go to the right people. Na kasi tayo, pag may problema, may mga maling tao tayong pinupuntahan na nawo-worsen lalo yung sitwasyon kaysa maging maayos. Nung ako ay nasa bisyo, wala akong vision sa aking mga anak. Ang vision ko lang, sarili ko.
magkaroon tayo ng ano, ng plano talaga sa ating mga anak. Ang kagandahan ng pag-ibig ng Panginoon, makita natin yung kalawakan ng pag-ibig ng Panginoon na sa totoo lang, wala talagang kaibig-ibig sa atin, pero minahal tayo ng Diyos. So, walang kasalanan na lalaki sa pag-ibig ng Diyos. Sa ngayon ay ginagamit ng Panginoon si Roger bilang kanyang lingkod nang gumagabay sa mga lumabas mula sa rehabilitation center na pinanggalingan noon. Ito ay sa pamamagitan ng aftercare program na ang layunin ay matulungang magpatuloy sa buhay ang mga tulad niyang nooy walang pag-asa, ngunit natagpuan ang pangalawang pagkakataon kay Kristo.